Magandang araw, Doña Trinidad. Magandang araw din naman, Iha. Ako nga po pala si Marcela Torres, galing sa isang tanyag na pahayagan. Lubos kitang kinikilala. Ano ang iyong sadya? Maari ko po ba kayong makapanayam? Oo naman. Halika, Iha, at maupo. Doña Trinidad, bilang nag-iisang nabubuhay na angkan ng Mercado Rizal, maari niyo po bang isalaysay sa akin ang naging buhay pag-ibig ng inyong minamahal na kapatid? Oo naman, Iha. Ikinalulugod kong mailahad sa iyo ang naging buhay pag-ibig ng aking minamahal na kapatid na si Jose Rizal at kung paano niya ipinakita ang pagiging isang mabuting anak, kapatid, at pagiging isang mabuting kabiyak. Naranasan ni Kuya ang kanyang unang pag-ibig. Magandang araw sa iyo, Pepe. Magandang araw rin po. Halika, maupo ka muna. Kukuha kita ng maiinom. Maraming salamat po. Biruin mo, Pepe, na ang aking kapatid si Segunda at ang iyong kapatid si Trinidad ay naririto pala. Segunda, kumusta naman ang iyong pag-aaral? Maayos naman. Dito kami tumutuloy ngayon ng aking mga kaibigan. Mabuti naman at ganun. O, ikaw naman, Pepe. Ano ang iyong pinagkakaabalahan ngayong tapos ka na sa iyong pag-aaral? Mabuti naman. Ito, patuloy pa rin akong gumagawa, sumusulat ng mga iba't ibang klase ng tula. Mahusay ka pala, Pepe. Maaari mo bang iguhit ang larawan ni Segunda? Aba, oo naman. Marahil sa ganda ng kanyang postura, ay hindi na ako mahihirapang iguhit ang kanyang mukha. Segunda, nais ko nga palang ialay ang larawang ito sa iyo. Larawan ka ito? Oo. Nais kong ipahatid sa iyo ang nilaramdaman ng aking isipan gamit ang lapis at papel. Nais ko nang ipabot sa iyo ang aking lubos na pasasalamat at paghanga dahil sa taglay mong husay. Nararapat lang na pasayahin ang isang kayong magandang binibini. Salamat sa'yo, Pepe. Ngunit gusto kong ipabot sa'yo na ako'y may katipan na. Katipan? Oo. Nais ko pabasahin ng magtagal. Subalit, marami pa akong dapat na sikasuhin. Maraming salamat muli sa iyo. Matapos iyong unang mabigo, nakilala niya si Leonor Valenzuela. Magandang araw, Pepe. Maganda ka pa sa araw, Leonor Valenzuela. Maraming salamat at ikay napadalaw dito. Ano ba ang iyong sadya? Nais ko lamang iabot sa iyo ang liham na ito. Naglalaman iyan ng aking lihim na pagtingin para sa iyo. Naglalaman ng iyong pagtingin? Ngunit bakit wala namang nakasulat dito, Pepe? Oh, magandang binibini. Huwag ka nang malungkot. Nawawala ang iyong kagandahan kapag ikaw ay nasisilayan kong malungkot. Gustong-gusto ko itong makita. Ngunit paano mo ito nagawa? Ito ang ilaw ng lampara. Iyong itutok ang aking ginawang liham upang makita mo ang aking mensaheng ginawa. Tunay na napakaganda nito. Maraming salamat, Pepe. Kumusta ang iyong lagay, iho? Masakit pa rin po ang ulo ko. Kamusta ang iyong pakiramdam, Jose? Ito, habang lumalapit ka, mas bumubuti yung pakiramdam ko. Maaari ba kitang hanakap? Hindi maaari yung gusto mo, Jose. Baka makita tayo ni tatay. Sa akin na may walang problema. Subalit, pag hindi mo hinihanap, mas lalo yung lalala ang pakiramdam ko. Sige na, Jose. Maaari mo na akong yakapin. Mahal kita, Leonor, kahit magpinsan tayo. Mahal na mahal din kita, Jose. Pinapangako ko sa'yo, walang kahit na sino makapaghihiwalay sa ating dalawa kahit na magpinsan pa tayo. Hindi naging masaya ang aking kuya sa pag-aaral niya sa Santo Tomas. Napagpasyahan niya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid sa Espanya. At doon niya nakilala si Consuelo
E. Reyes. Gusto kong pumunta sa lugar na yun. Maaari mo ba akong samahan? Oo naman, magandang binibini. Jose, maraming salamat nga pala sa mga tulang ginawa mo para sa akin. Walang anuman, Consuelo. Maaari mo ba akong gawan ulit nang? Oo naman, basta't para sa'yo. Mahal na mahal kita, Jose. Mahal din kita, Consuelo. Isinulat ng aking kuya sa Espanya ang una niyang nobela na Noli Mi Tangere. Sa kabila ng unos sa nobela niya, pinayuhan siya ni Gobernador General na umalis ng bansa. Narating niya ang bansang Hong Kong at USA. At sa Japan naman niya nakilala si Osei-san. Magandang araw sa'yo, kaibigan. Magandang araw din sa'yo, kaibigan. Ba't parang napakalayo naman ang iyong tingin? Mukhang may magandang dilag na nakatayo sa bandang paroon. Ah, siya si Osei-san, ang anak ng samurai. Bakit parang may gusto ka ata sa kanya? Pero huwag kang maingay. Saka ka na lamang magpapakilala kapag napadpad siya dito. Mukhang paparating na siya. Maraming salamat sa'yo, kaibigan. Maraming salamat din sa'yo. Watashi wa Osei-san de. Watashi wa Osei-san de. Good morning. What's on your mind? I'm thinking about my mission for my country. Oh, I see. Can I sit beside you? Sure, sit beside me. Why Jetros? I think I can't hide my feelings anymore. Because you're different. I'm attracted to you. I don't know why. But thank you, Jetros, but I have to leave London. But why? How about me? Don't leave me. I love you. I'm so sorry, my dear, but I have to leave London because I have a mission. Please forgive me. I think this is the most treasurable memories. Matapos ito, nanggamot siya sa Hong Kong at bumalik ulit sa Pilipinas sa padalawang pagkakataon. Dito niya itinatag ang La Liga Filipina. Pinaratangan siya ni Gobernador Despujol na kumakalaban sa pamahalaang Espanya at doon ipinatapon siya sa dapitan. Magandang gabi, Dr. Jose Rizal. Ako si Alicia, ang kanang kamay ng komandante ng militar. Magandang gabi rin sa iyo. Kinalulugod kitang makilala. Maligayang pagdating sa dapitan. Maraming salamat. Maari na tayong tumuloy. Padre Uba, ating kura paroko, malugod kong pinapakilala sa inyo si Dr. Jose Rizal. Ah, ang nagsulat ng Noli Mi Tangere at El Filibusterismo na siyang mahigpit na kalaban ng mga praile at katoliko, kilalang kilala ko siya. Malugod kitang kinikilala, Dr. Jose Rizal. Dr. Jose Rizal, maaari ko na po kayong samahan sa inyong sige. Tila ito na ata ang lugar na pinakatahimik kong napuntahan. Ngunit hindi ka lamang sanay na magmasi dito, kapayapaan at katahimikan. Sa sobrang katahimikan, nihuni ng ibon ay hindi ko na mapakinggan. Maaari ko na kayong ihatid sa inyong patutunguhan. Nagkaroon ng relasyon si Josephine at ang aking kuya Jose
at kung saan ito ay humantong sa kasalan. Naging masaya ang kanilang pagsasama. Nagkaroon ng misyon si Kuya Jose na manggamot sa Cuba, ngunit dinakip siya sa Barcelona dahil siya ay itinuturong namuno sa Katipunan at ibinalik sa Pilipinas. Ikaw, Jose Protasio Rizal Mercado Alonso E. Rialonda ay napatunayang nagkasala sa harap ng korteng ito dahil sa iyong pag-upat ng himagsikan laban sa Espanya. Ikaw ay pinapatawan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa iyo sa ganap na ikapito ng umaga sa Bagong Bayan. Sa dapitan, sa ganap na ikapito ng umaga, preparen! Apunten! Siya ay binaril sa Bagong Bayan. Fuego! Gantumatong es! Namatay ang aking Kuya Jose nang may pagmamahal sa sariling bayan.